Update na po tayo sa mga ospital kung saan dumarami na po ang pasyenteng napinsala ng paputok. Pero bukod dyan, pati pala paningin at pandinig, posibleng mapahamak. At yan po ang tinutukan live ni Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, nadagdagan nga ng isa ang isinugod dito sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center dahil sa paputok. Tiniyak naman po ng ospital ang kanilang kahandaan, lalo't dalawang tulog na lang, sasalubungin na ng mga Pilipino ang bagong taon. Isa pang pasyente ang nadagdag sa listahan ng Jose R. Reyes Memorial Medical Center ng firecracker-related injuries. 10 na ang nilapatan ng lunas dito na may kaugnayan sa paputok mula December 21. Pawang minor injury ang kanilang tinamo, karamihan nagkaroon ng burn o paso. Ang pinakahuling pasyente, mata ang idinaing nang dumating sa emergency room. Napuwing daw siya matapos may magpaputok. Meron daw po nagpaputok sa tabi niya, then nandun siya sa mismong malapit lang po sa vicinity, then nakaramdam siya ng pagtama sa mata. Nakauwi na ang pasyente matapos matingnan ng doktor. Sa datos ng ospital, sa 10 isinugod doon, 7 ang passive o hindi sila yung mismong nagpaputok. 3 naman yung nagsabing aktibo silang kabahagi ng pagpapaputok. Karamihan sa 10 lalaki at menor de edad. Angat Andres Bonifacio Memorial Medical Center sa Tondo, Maynila, handa na rin sa inaasahang pagtaas ng firecracker-related injuries. May 7 biktima ng paputok na raw na dinala roon sa mga nagdaang araw. Nagbabala naman ang Department of Health na maaari ding makapinsala sa pandinig ang paputok. Umaabot daw kasi sa 140 hanggang 150 decibels ang tunog nito. Ang tunog ng normal na pakikipag-usap ay 60 decibels lang at 120 decibels naman ang tunog ng sirena. After nung pinaka-event, no, nakaramdam ka ng pain, ear pain, nagkaroon ka ng parang dullness ng pagparinig mo, and especially kung meron ka narinig na parang ringing sound. Paalala ng JRRMMC. Meron tayong mga headphones na mayroong noise cancelling, pero kung sa bahay lang, pwede ka naman gumamit lang ng mga, bumili ng mga earplugs. Don't attempt, no, na maglagay ng mga cotton balls sa loob ng ears. So pwede po talaga yun pumasok sa loob accidentally. Avoid na lang po yung pinaka-loud areas. Vicky, ayon dito sa pamunuan ng ospital, inaasahan nila dahil dun sa kanilang datos, taon-taon, binalikan nila yan, ang talagang petsa raw na maraming isunusugod dito dahil sa paputok ay December 31 at saka January 1 po. Yan muna ang pinakahuling ulat mula dito sa JRRMMC. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.